ituro ko sa inyo kung ano yung mga new rules ko as a medium to long term investor to adapt to the market. Kasi I was a short to medium term trader from pandemic time. So I started trading around early 2020 and I was trading a lot for the good part of 2020 and 2021. 2022, the market changed. So marami na tayong mga good stocks dati or mga techniques dati na hindi na gumagana ngayon. Napakadami ko pang indicators na nilalagay dito. May mga exponential moving averages pa ako. Ngayon, ito na lang. Simple na lang yung graph natin. So, especially napaka dry nung market natin. Napaka low ng volume ngayon. So, I transitioned from short to medium term now into medium to long term investor, and I will share to you my rules on what indicators I use and picking the right stocks to invest in. Kasi it's crucial kasi malulugi ka or maiipit yung capital mo pag hindi mo na manage ng maayos ang transition na to. So here is the 6 rules. Number 1 is uptrend. So still, kahit anong technique na gamit natin, the trend is your friend pa rin. So ang ginagamit ko for the determining uptrend is the MA100. So I don't invest stocks below the MA100. So as long as it's above MA100, it's okay for me. So next is the RSI should be above 50. Ang ginagamit ko dito is RSI 14. So the stock should be above 50 kasi ito yung parang nagdedetermine if malakas ba siya na stock in comparison with the other stocks in the industry. So and the next is they have unusual buying volume. So yung ang volume, napakagandang leading indicator yan. And the buying volume should be I'm using volume 20 and like this one. So this should have buying volume, so green volume. Pag nagsunod-sunod yung volume niyan na malalaki and then hindi pa masyadong mataas yung pagsipa ng price, magandang stock yan to buy. And the next is the net foreign buying. So yung pag ang stock may kasamang mga foreign investors, na yun, napakagandang indicator din yan na malakas yung stock natin. So dito ko tinitingnan sa daily na net foreign niya. And then yan usually green yung mga buying niyan. Pag maraming yung sunod-sunod na araw na maraming binubodega yung mga investors natin na foreigners, magandang indicator yan. Yung 1 year net foreign nandito din. So for example, this stock has 5.58 billion 1 year net foreign buying. And the next is PE ratio not so high. So yung PE ratio kasi, yung iba nagsasabi na dapat less than 30, dapat mababang PE ratio, pero iiba-iba din kasi yan, depende sa industry ng stock. So dito yan mo yan makikita sa PE ratio niya, price to earnings ratio. And i-compare mo na lang to sa mga stock na kasama niya sa industry. So, malalaman mo if itong stock pa to is high ba to yung PE ratio niya or tama lang or mababa na. So, ideally, mababa yung price to earnings ratio niya kasi ito yung parang nag-indicate na mahal or mura ba yung stock natin, yung presyo niya ngayon with respect sa earnings niya.
product or services have future high demand. So ang stock market kasi natin is news sensitive masyado. So yun ang pinabasehan mo is yung future demand. So tulad ng ito, renewable energy, and maraming news about renewable energy from the US na pinapasa sila Biden. May effect din yan dito sa atin in the future. So ang stocks kasi is buy the rumor, sell the news. So habang rumor pa siya, bumili ka na, kasi medium to long term tayo eh. So usually buhusan yan pag may news na. So buy early, and yan. Yan yung rules, 6 rules ko in medium to long term investing. And then pag nakabili ka na, ang ginagawa ko is pag merong na violate na 3 dito, pinibitiwan ko na yung stock. Most of the time itong uptrend niya, pag nag downtrend na siya, marami naman tayong indicators na downtrend na din siya, usually binibitiwan ko na talaga. But 3 dito, pag na-violate na sa rule na to, usually sinisell ko na yung stock. That's the time na kailangan natin siyang bitiwan. So hopefully may natutunan kayo.